guys and mga Lodi, welcome po sa ating munting channel. This is JC po, ang inyong likod. So I'm very excited to share with you this game. Kung kayo po ay naghahanap pa ng additional free-to-play na game sa mobile devices and gusto nyo yung mga WiiMix games, eto po, isama natin sa listahan natin itong Kingdom Hunter. So right now, meron silang pre-registration. So mag-pre-register na ako mamaya. Tapos silipin natin guys yung trailer nila. Tingnan natin yung official announcement kung kailan ilo-launch yung game. Tingnan natin yung event na pwede nating salihan. And also, tignan na rin po natin kung paano tayo posibleng kumita sa game. Kung ready na po ang inyong mga soft drinks, silipin na po natin itong Kingdom Hunter. Ang pinaka-developer po ng Kingdom Hunter ay Red Fox Games. So according guys to sa kanilang LinkedIn profile, sila ay based in San Jose, California. Sila ay na-establish noong 2015. So more on hybrid sila guys, gaming development, pero mas more sila sa publishing ng games. So meron sila guys around mga 4 or 5 na online games available right now. So ilalagay ko po yung link ng website nila down below para makita nyo itong Red Fox Games. So right now, nandito tayo sa kanilang website. Ilalagay ko po yung link down below kasi pwede rin kayong mag-register here kung tinatamad kayong i-open yung inyong mga mobile devices. Pero of course, pinakamadali pa rin talaga eh dito sa Google or sa iOS App Store. Now, ano ba yung mga makikita natin dito kapag nag-pre-register tayo? Umpisa natin dito sa rewards, okay? So, ito yung mga rewards na makukuha natin. Meron dyang runestone times 1,000. Ito guys, ginagamit natin to. Ito yung bubuoy natin para magkaroon tayo ng Lord Coin. And then yung Lord Coin, yun yung makokonnect natin sa WiiMix wallet natin. So, mamaya padadaanan natin yon. So, ito yung mga iba pang makukuha natin. 4-star heroes. Recruitment ticket, isa lang. So, ito siguro yung pinakamatindi na summoning ticket dito. Next, premium hero recruitment ticket 5. So, ito na yung ano siguro, next. So, itong una, siguro ito SSR, ito SR lang. Tapos, ito normal hero na lang. Oh. Normal hero scout ticket, ayan, times 5. Tapos, meron dito next, premium kingdom transfer ticket times 2. So, kingdom transfer, no? So, maaaring parang COC siguro to. So, lately may mga nalalaro kong mga ganyang game na pwede mong i-move yung ano mo, yung pinaka-kingdom mo malapit sa alliance mo. Next, ito AP recovery. Merong common time acceleration. Ito, syempre, yung pag-upgrade ng mga bases natin. Yan, pampabawas to ng time. Tapos, food increases, resources yan para sa base. Gold increases, syempre, pang-upgrade. March acceleration. So, ito hindi masyado clear. Pero, ayan, makakatulong yan to. Accelerate kung ano man yun to sa game. Next nating titignan guys, itong by the way guys ha, kung tinatamad nga kayo mag-open ng inyong cellphone at nakita nyo to, pwede nyo gamitin yung link down below. Ito po, pwede na kayo dito mag-register. Piliin nyo lang po Android or iOS. Ilalagay nyo dito yung mobile number nyo and email address. Ayan, pwede na kayo mag-pre-register here. Ngayon, tignan natin itong invite friend event. Kasi ito guys, kung ma-i-invite nyo yung mga friends nyo, kapatid nyo, kuya nyo, tatay nyo, or nanay nyo dito sa game, think very rewarding naman yung pinaka-prize na makukuha nyo. So, papakita ko sa inyo guys ha, kasi ganito yan. So, sa kada ma-i-invite nyo na friend, let's say ako, na-invite nyo ako dito, ito, bibigyan kayo ng 0.5. Okay, multiply nyo yan by 0.5. So, kung isa lang yan, makakakuha kayo ng Lord Coin na 0.5. So, kung dalawa yan, 1, ano na agad yun? 1 Lord Coin. Eh, let's say guys, ito nga po pala, share ko lang sa inyo. And this is not guaranteed, of course. Pero, napuna ko lang ha, doon sa mga WiiMix games, yung mga South Korean na games ha, kapag launch ng token nila, umaabot yan usually, hindi yan bababa ng 100 pesos. Minsan, umaabot yan ng 200, 250, ganyan. So, kung makadalawa ka, halimbawa, na-invite mo yung kapatid mo, ate mo, okay, posible na meron ka nagad 250 pesos doon pala sa coins nila, ha?
Pero of course, that's not guaranteed. That is just based on my experience sa mga other WeMix games at Korean games kapag nag-launch sila. Ngayon, dito guys, pwede na kayong gumawa dito ng code nyo para pwede nyong isend to doon sa mga friends nyo, mga classmates, kanyang mga workmates. Ito, gagamit uli kayo ng mobile number nyo. Tapos, ayan, invite friends invitation yan. Mag-generate na yan dito guys ng pinaka-link to invite your friends. So, send nyo lang sa kanila yung pag dyan sila nag-pre-register using your invitation code. Ayan, pwede nyong makuha yung Lord Coin. Ang nagustuhan ko guys dito sa website nila ha, pwede mo ditong ma-track yung numbers of invitations mo or yung mga nag-register using your invitation link. So, nandito yan guys. And nandito guys yung pinaka-mechanics or anong mangyayari sa event. Ayan, you will receive Lord Coins equal to the number of friends invited times 0.5. For me guys, okay na okay yun. Kung baka 10 ka, di magkano na agad yun, di ba? So 5, ano na yun? 5 Lord Coin na agad yun, yung 10 na mai-invite mo. So problem nga lang, kung aabot nga lang talaga ng 10, no? After the official Kingdom Hunter launch, all qualified players will receive the Lord Coins via the in-game WeMix wallet. So, guys, kung plano nyo mag-pre-register dito and plano nyo laruin to, mag-download na rin kayo ng kanilang WeMix wallet. So, nandito naman guys sa description down below yung link. Pwede nyo basahin na lang to doon para alam nyo yung mga gagawin nyo. Next, meron dito airdrop event. So ako hindi ko pa nakita kung anong mechanics nito, pero ito yan, all airdrop event participants will receive Lord Coins. So sign up for pre-registration and receive further information regarding the airdrop event. So mag-pre-register na tayo guys para updated tayo kapag merong airdrop event. Yan, sali tayo guys. Habang ngayon down pa yung market, takot pa tayo mag-invest or wala pa tayo uling pang-invest dahil naipit tayo. Yan, mag-join muna tayo dito sa mga may pag-giveaway na mga tokens. And tayo guys, trusted naman natin tong WeMix. Next, eto guys, makikita natin dito kung paano yung sistema. And this is very common naman sa WeMix games. So magpa-farm tayo, magpa-farm ito. Ayan, runestone. Sigurado ako dyan guys, marami dyan doon sa minahan. Ganun yan. Tapos, maaaring sa PDP. Tapos, ayan, kapag meron na tayong enough runestone, ipapakonvert lang natin yan sa Lord Coin. And connect na natin yung account natin sa game sa WeMix wallet. And alam nyo na yung mga next gen guys. So ganito yung itsura guys sa mga cards dyan. No? So medyo na-surprise ako guys kasi card game siya. Pero pag tinitignan ko yung trailer niya, parang medyo naiiba yung style ng card game dito. Kasi nung nakita ko na card game, ang nasa ispo eh, parang Splinterlands, God and Chain at yung iba pang nalaro natin na card game na mobile. Pero ito guys, naiiba yung kanilang gameplay. So, share ko po sa inyo yung pinaka-trailer nila. So, ito guys, silipin natin yung kanilang short. And card game daw to guys ha. Ayan, so dito makikita nyo pa lang na kakaiba talaga yung ginawa lang. This is not a common card game. So kung kayo po ay player Splinterlands, Gods and Chain, mga ganyan, ito subukan natin to guys. Mag-pre-register tayo kasi naiiba yun, no? Kakaiba oh, may mga ano pa, kingdom. Tapos ayun, meron pa dito yung lulusob ka, may formation, no? Pero card game siya. So tingnan natin kung anong mabibigay sa ating excitement and fun itong game na to. Panguli guys, kailan ilo-launch yung game? So sadly guys, okay, more than a month ago, ito yung message or announcement ng Red Fox Games pagdating sa Kingdom Hunter. So, we want to express our sincerest apologies regarding the delayed release of Kingdom Hunter. So, meron silang nakita guys na parang kailangan pa nilang i-fix dun sa kanilang game. Ngayon, ang dilemma nila is ganito. Kung maglo-launch sila dun sa pinaka-immediate plan nila, maaaring pumalya yon dahil nga alam naman natin guys na usually pag launch ng games, marami pa yung bug, marami pang aberya. Pero sila kasi nakita na nila, okay, na merong magiging aberya. So ngayon, ay iniisip nila na
Sige, itutuloy natin, pero okay, baka maka-apekto to dun sa branding ng ating game. So, maaaring madismaya agad yung millions na nag-pre-register sa game na to, guys. By the way, ha, nasa millions po yung pre-registered na sa game na to. So, yun yung iniisip nila. Kaya ngayon, decide sila, guys, na i-delay na lang muna nila. Pero, ayun nga, ito, at this time, we do not have an official release date. So, maghihintay pa tayo, guys, kung kailan to ilo-launch. Pero, mag-pre-register na tayo. Abangan natin yung airdrop event. Mag-join tayo sa kanilang socials. And by the way, guys, pakita ko pala sa inyo, ang Facebook nila, gaano karami to. Nasa, ano na to, 43,000 followers. Ang dami na yan, guys. Para sa, ano pa to, ha? Sa game na hindi pa naglo-launch. Ang dami na gan nilang follower. Yung Discord, di ko na sinilip, guys, kasi hindi na ako masyadong active sa Discord dahil doon na ako nababad sa Telegram. That's it for me, guys, for this video. So, silipin nyo po itong Kingdom Hunter. Mag-pre-register na kayo and sabay-sabay nating laruin pag-launch ng official game. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung nagustuhan nyo yung video natin, guys, don't forget to hit the like and subscribe button. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!